Sa Mount Kanlaon, isang protected area, inaasahan namin na makakita kami ng iba pang endemic species ng palaka. Yung Mount Kanlaon sa Negros Occidental, napaka-rich ng biodiversity dyan. Nung naghahanap kami, meron kami nakitang mga palaka. Yun! Wow, ang laki! Dito, sa butas na ito, dinala ko ni Romel. Ano, sabi niya, may malaking palaka. Pero nung nasilip ko, isa siyang invasive species ng palaka. Ito yung toad. Isa itong cane toad. Invasive species o hindi natural na matatagpuan sa Mount Kanlaon ang cane toad. So, ilan na natin to, no? Kinukuha natin dahil isa siyang threat sa mga endemic species dito sa Mount Kanlaon. Dahil kahit dito sa bundok na ito ay inaabot na rin ng mga invasive species ng toad. Wow, ang laki! Grabe! Dudukutin ko, ha? Oh my God. Grabe, gapalad na itong toad na ito. Seeing a big one, mas malaki pa sa palad ko na nandun sa forest, it's very alarming. May nakakalasong gland ang cane toad. Panlaban niya ito sa kanyang predator. Pero look at this. Kahit na amputee na siya, nabubuhay pa rin siya. And it's causing also erosion dahil naghuhukay siya sa mga lupain na ito, no? Kaya pwedeng mag-landslide dahil sa kanila. Look at this. Siguro na sa mga 400 grams na itong palaka nito. Ang cane toad ay isa siya sa mga very potent na invasive alien species. Ito ay talagang native sa Central and sa South America. Yung nakita ninyo na cane toad sa loob ng kagubatan, isang indikasyon na slowly they are penetrating na itong mga native habitats natin, like for example, forests. Delikado ito sa mga native fauna dahil pwede kasi silang, for example, kainin itong mga ito. Meron ng programa ngayon about invasive alien species na dinodocument ito, tinitignan kung paano siya i-manage or i-control, and of course, nandun na rin yung eradication na tinatawag. Ang mga frogs, they prefer the wet season. Ito yung tinatawag nilang optimum season for activity. Dito sila nagbe-breed. Sabi nga ng mga researchers, ang tag-ulan kasi ito yung season of love ng mga frogs. No? So in Kanlaon, in Mount Camiguin, makikita mo na malinis pa yung environment kasi we see these frogs. Lalo na yung mga tree frogs, yung mga wrinkled round frog.